Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay December 30, 2022 at narito ang update ukol sa magiging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Sa kasalukuyan ay umiiral ang shear line dito sa may silangang bahagi ng Northern at Central Luzon at Northeast Monsoon naman ang patuloy na nakakaapekto sa nalalabing bahagi pa ng Northern Luzon kung saan ngayong araw ay makakaranas pa rin tayo ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Hilagang Luzon, lalong-lalo na yan sa silangang bahagi nito na dulot ng shear line at amihan. Samantala, sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, kasama na dyan ang Metro Manila, ay meron lamang tayong mararanasan ng mga isolated ng mga pag-ulan na dulot ng mga localized thunderstorms. At sa kasalukuyan, ay wala tayong namamataan na sama ng panahon na maaaring makaapekto dito sa ating bansa. At para sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes, maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog ang mararanasan dito sa may silangang bahagi ng Northern at Central Luzon, partikular na yan sa Cagayan, Isabela at sa northern portion ng Aurora na dulot ng shear line. Samantala, maulap na kalangitan din at mga pag-ulan ang mararanasan dito pa sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, maging sa nalalabing bahagi din ng Aurora at sa lalawigan ng Apayao at Kalinga na dulot naman ng Northeast Monsoon o Amihan. Kaya paalala po sa ating mga kababayan na mag-ingat at maging alerto sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, dito naman sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi ng Luzon, ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap yung kalangitan. Meron lamang tayong mararanasan ng mga mahihinang pag-ulan o mga pag-ambon sa nalalabing bahagi pa yan ng Hilagang Luzon, partikular na yan sa the rest of nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region at sa may Ilocos Region. Samantala, meron naman tayong mararanasan lang ng mga isolated ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa nalalabing bahagi naman ng Luzon. Kaya huwag pa rin po natin kalilimutan yung mga pananggalang natin sa mga biglaang pag-ulan. Agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 23 to 30 degrees Celsius. Samantala, sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap yung kalangitan. Meron lamang tayong mararanasan din ng mga isolated ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot naman yan ng mga localized thunderstorms. And during severe thunderstorms, posible pa rin tayong makaranas ng mga moderate to heavy ng mga pag-ulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Agwat ng temperatura sa Cebu ay mula 24 to 31 degrees Celsius at sa Davao ay mula 25 to 32 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, dulot ng amihan ay meron pa rin tayong nakataas na gale warning sa mga dagat baybayin niya ng Northern at Central Luzon, partikular na yan sa Batanes, Cagayan kasama ng Babuyan Islands, Isabela, Aurora, Ilocos Provinces, La Union at Pangasinan, maging sa bahagi din ng Southern Luzon, partikular na yan sa Northern Coast ng Quezon, kasama na dyan ang Northern at Eastern Coast ng Polillo Islands, kung saan hindi nga po muna natin pinapayagang pumalaot yung mga kababayan nating mga isda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. At para naman sa 3-day outlook ng mga key cities ng ating bansa, dito sa Metro Manila bukas ng Sabado or this weekend hanggang sa Monday or sa January 2, patuloy tayong makaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan. Meron lamang tayong mga isolated ng mga pag-ulan, dulot yan ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 23 to 30 degrees Celsius. Samantala, sa bahagi naman ng Baguio City bukas, meron lamang tayong mararanasan pa din ng mga mahihinang pag-ulan o mga pag-ambon. Ngunit by Sunday and Monday, nakikita natin yung posibilidad na magiging mas mataas yung tsansa ng mga pag-ulan na dulot ng amihan. Kaya pag-iingat po para sa ating mga kababayan. Agwat ng temperatura sa Baguio City ay mula 14 to 23 degrees Celsius. Samantala, sa bahagi naman ng Legazpi City,
By Sunday, nakita natin meron lamang tayong mga isolated na mga pag-ulan na mararanasan. Ngunit bukas and by Monday, nakita natin yung posibilidad na maging mataas yung chance ng mga pag-ulan na dulot naman ng shear line. So pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Agwat ng temperatura sa Legazpi City ay mula 23 to 30 degrees Celsius. Samantala, sa bahagi naman ng Metro Cebu at Metro Davao in the next 3 days ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap yung kalangitan. Meron lamang tayong mararanasan ng mga isolated ng mga pag-ulan, dulot yan ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Metro Cebu ay mula 24 to 31 degrees Celsius at sa Metro Davao ay mula 24 to 33 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 6:20 ng umaga at lulubog mamayang 5:37 ng hapon. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng PAGASA at para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website bagong.pagasa.dost.gov.ph. At yan muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Grace Castañeda, maganda umaga po.